isang gabi ng lagim. Meron tayong gabi ng lagim sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. And I'm sure, although alam mong kasama mo si Lord, pero nangyayari pa rin yung gabi ng lagim sa buhay natin. Isang katotohanan, mga kapatid, na maaring mangyari sa bawat isa sa atin, mga kapatid, lahat tayo, hindi lang mga Kristiyano, kahit mga taong hindi mananampalataya, ay mayroong tinatawag na biglaang bagyo sa buhay natin. Akala natin okay yung buhay, akala natin saya-saya ng kahapon, pero biglaan din nangyayaring hindi maganda. Isang storm na hindi mo inaasahan, na mapapa-question ka. Lord, bakit ako? Why me, Lord? Church, huwag mong iisipin na dahil ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na makakaranas ng bagyo sa buhay mo. Lahat po tayo, hindi ibig sabihin, puspos ka ng Holy Ghost, hindi ka dadaanan ng bagyo. Huwag mong sabihin, mga kapatid, na kung saan kagagaling mo lang ng simbahan, hindi ka dadaanan ng bagyo. Part ng buhay natin, yung mga unos na yan. Never na nangako si Lord sa atin na kapag maglilingkod ka sa akin, hindi ka na makakaranas ng unos sa buhay. Ang bagyo, normal. Amen. Ang problema, normal. Pero tandaan ninyo, walang bagyong nananatili ng habang buhay. Never si Lord nangako na kung saan hindi ka nadadaan sa mga pagsubok, problema, kawalan, karamdaman. Pero alam ninyo, ito yung pangako ng ating Panginoon. Kahit makaranas ka ng bagyo, kahit mayroong kang karamdaman, may pangako ang Diyos, sasamahan ka niya! Yan ang pinakamagandang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Ito yung pangako ni Lord in Deuteronomy chapter 31, verse 6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Yung sinasabi niya yan, ibig sabihin, mayroong kang pagdadaanan. Sabi niya, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang sabi niya, hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Yan ang napakaganda, mga kapatid, na pangako ni Lord. Yes, may problema meron tayo dahil sinabi na po yan ni Job. Job chapter 14 verse 1, man that is born of a woman is full of trouble. Yan ang sinabi ng Bible. Meron mang bagyo sa buhay mo, yung bagyo, daanan mo lang yan. Huwag ka manatili sa bagyo. Sabi nga po, di ba, yung agila, anong ginagawa niya pag may bagyo? Nandito yung bagyo, ang gagawin ng agila, dito kasi matindi. Nilalagpasan niya yung bagyo. At yan ang ginagawa sa atin ni Lord. Kapag kasama mo siya, dadalhin ka niya doon sa ibabaw ng bagyo. At sa oras na may bagyo sa buhay mo, pwede kang matulog kasama ni Lord.